Lobo mga ka-SG, tara po magluto ng ginataang gulay! Hello guys, if you're new to our channel, please subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated sa aming mga videos. Our fried yam po is ready! Naka-ready na rin po yung ating mga isasangkap. And may natira po kaming shrimp. Isama na rin po natin dagdag pampasarap. This one is our instant gata. At pati po yung mga gulay na hiwa na rin po. May papaya po tayo, 2 pieces, sitaw, okra at kalabasa. And since nahiwa na po lahat, pwede na po tayo mag-start magluto. Pan, pwede ko na pong ilagay yung ating fried yam po. Hintayin lang po natin na medyo mag-oil kaya hindi na po ako nag-a-add ng oil dyan. Ganit po na nag-oil na, pwede na po natin isang kutsa ang ginger. Sunod-sunod na po yan, pati po yung ating onion and garlic. At yun naman pong green. Bell pepper po yan from the rooftop, yung tanim po ng husband ko. Hindi na lang po muna natin siya isasama. Sayo po yung kawali kaya hawakan po natin. Okay na po yung ating garlic and onion, pwede na po tayo mag-add ng water. Bali 2 glasses of water po yung i-a-add natin. After po malagay ng water, i-cover po natin and let it boil. Boiling, kaya pwede na po tayo mag-add ng 1 teaspoon of salt. Then, 1 half teaspoon of black pepper. 1/4 teaspoon of MSG or betty. Mix it well. Cover again and let it simmer for at least 1 minute or 2 minutes. After po niyan, pwede na po natin isama o isahog ang ating sitaw. Yan po kasi yung pinakamatigas kaya sa yung first po natin na papukulo. After 2 minutes po, pwede na rin po natin isahog ang ating papaya. Ang cut po ng ating papaya is like po na pang tinola. Actually, dalawang malaking papaya po yan. Hiwa-hiwa po natin. And na-harvest po yan na Mr. Ko dun sa aming mini farm. Yung more than 20 papaya trees po na na-feature po from our previous plots. Medyo madami na po kami na-harvest. Hinog po, panggulay. Marami pong pwedeng gawin sa papaya.
Katulad po nitong niluluto ko. Then yung katpong yan, pang tinola. Aside po sa ginagamit pang tinolo or pang ginataan, pwede rin po siyang ginigisa. Maliliit lang po yung hiwa or tinaksi. Kasi ginagawa pong bulang lang dito sa Batangas, sikat na gulay po yung tinaksing papaya. Pwede rin po siyang pansapaw sa sinaing na isda or gawing atsara. After 5 to 7 minutes, luto na po yung ating papaya, kaya pwede na po nating tikman kung okay na po yung lasa. Parang may kulang pa po, pero after po natin maisama si yung iba nating pansahog, magbe-blend din po yan. Since luto na nga po yung ating sitaw at saka papaya, pwede na po nating idagdag ang ating kalabasa and okra. Ang liliit po ng hiwa, ano po, kasi binili ko lang po yan. Siyempre, commercial! Ang kalabasa at saka ang okra naman po, napakabilis lang po niyang maluto. Konting init lang, mamaya luto na, kaya huli po natin siya isinasahog. Pwede na rin po itong ulam, ang ganitong style ng gulay. Ginisa po ang tawag dito. Pero since gusto natin ng medyo special, isama na po natin yung ating natitira pang sangkap. Nga po pala, huwag po natin kalimutan mag-add ng apple cider vinegar para po mabalance yung taste ng ating gulay. Bali 2 tablespoons po ang ini-add ko. Ito na po yung ating mga gulay, kaya pwede-pwede na po natin isama ang ating instant gata. Sunod na rin po natin yung ating shrimp para isang haluan na lang. Bell pepper. Inalohit, i-distribute po natin yung gata. Okay po ako, natataham na po kayo sa aking nilulutong gulay. Hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po. At sa amin po mga subscribers, thank you very much. Sana po may natututunan po kayo sa mga vlogs po namin, mga simple luto po and simple techniques. Mas marami pa pong gulay na pwede rin nyo pong isahog. Pwede po yung mga madahon or katulad po ng talong, talbos, mas masarap po at mas healthy. Mas maraming mixtures yung ating gulay. Since na yan po yung available dito sa bahay, yan na lang po yung pinagsama-sama ko. Luto na po ito. Pwede na po i-serve, pero gusto pong lagyan ng turmeric powder para po maging maganda yung kulay and of course, healthier. Nga po pala, we made this video detailed so that
para po sa mga first timer magluto. Madali lang naman po itong lutuin. Simple at masarap. Nasa preference nyo po kung gusto nyo po siyang saucy. Sa akin po, mas gusto ko yung may sabaw kasi sabaw pa lang, ulam na. Po dun sa gusto na konti lang yung sauce niya and nagkakapit po or nagmamantika yung ating geta, lakasan lang po yung apoy, hayaan lang po natin naka-open yung ating pan. And now it is cooked and ready to serve. Tonong-tono po yan sa pritong isda, inihaw na isda, or liyempo, pwede rin po sa sinaing na isda, at kahit po yung ating favorite na tuyo, napakasarap po ng ginataang gulay. I hope may enjoy nyo po yung aming video. Kain na po tayo! Thank you!